Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sa araw na ito po, ang ating pong iluluto ay ito pong calamaris po. Bali, ang ating pong gagamitin ay ito pong tentacles po ng octopus. Ito na po siya, nahugasan ko na po siya at kailangan lamang po siyang paghiwa-hiwalayin po ng mga tigi-isang kamay, galamay po na ganito para po mas madali siyang iprito at magiging maganda po ang kanyang pagaan pag hiwa-hiwalay po siya na ganito. Ngayon po, ang ating pong gagamitin, gagamit po tayo ng 1 cup po na cornstarch, ganun din po ng arena. Bali ito po, 2 cups po siya na arena at 1 cup po na cornstarch. Gagamitan din po natin ng garlic powder, at ito pong 1 itlog. Lalagyan din po natin ng paminta, ganun din po ng asin, at gagamit din po tayo ng patis at marami-rami pong mantika para po sa ating pag-deep fry. Ngayon po, ating po munang kailangan i-marinate po ito ng mga kalahating oras. Ang gagawin po natin unang-una, ilalagay po natin ito pong kalahati nitong garlic powder. At ilalagay po din natin itong 1 itlog. At pagkatapos po, lalagyan natin ng pepper. At ito pong mga 2 kutsara po na patis. Yan lamang po. At atin po itong haluin. Ganyan lamang po at hayaan po natin itong mamarinate po muna ng konti. At pagkatapos po, santabi muna natin ito. Ngayon po ito pong ating arena at saka yung pong ating cornstarch naman po ang ating paghahaluin. Ito pong 2 cups na arena at ito pong 1 cup po na cornstarch. Depende po kung gaano po karami ang gagamitin nyo o iluluto po nyo na calamares. Lalagyan po natin siya ng asin. At ganun din po itong paminta. Kasi po, iro-roll po natin yan dito mamaya. Isasosop po natin yan bago po natin siya prito. At ilalagay din po natin itong natirang garlic powder. Hahaluin po natin itong maigi. At mamaya po, pagkatapos po ng mga kalahating oras na pagkakamarinate po niyan, ay atin na pong umpisahan ng ating pagdi-deep fry po ng ating calamares. Ito po, mga after half an hour po na pagkakamarinate po natin itong ating octopus tentacles po, ready na po na siya niyang i-deep fry. Ngayon po, yung pong asin at paminta, ganun din po yung garlic powder na inihalo po natin dito, mga half a teaspoon po. Half a teaspoon po na asin, paminta, ganun din po yung garlic powder. Ngayon po, umpisa na po natin ang ating pagdi-deep fry. Ngayon po, atin na pong isasawsa muna itong ating octopus po dito sa ating arena. Kuha lamang po tayo ng paisa-isa pong ganito. Yan lamang po. Atin po siyang sasawsaw sa arena. Ngayon po, kinakailangan po natin kumuha ng atin pong malaki-laking kawali na ganito at talagyan po natin ng marami-raming mantika kasi po kinakailangan po na deep fry po itong ating ipiprito. Kailangan mo po natin uminit yung ating mantika. Sa palagay ko po ay medyo mainit-init na siya. Pagkatapos po ay ilalagay na po natin itong ating calamares. Thank you.
naman po kayo ng ano kapag kasi kapag minsan po ay tumatagsik. Hintayin natin mag golden brown yan, pagkatapos po ay atin po siyang babali-balik pa rin. At kapag nag golden brown na po ang kanyang kulay na ganyan, paliluto na po siya niyan. Atin po na siyang ihahanguin. Kumuha lamang po tayo ng ganito po na may strainer para po yung mantika ay mapunta po dun sa ilalim at hindi po agad lumambot itong ating ayun po. Lagay na po natin uli yung second batch. Ito na po ang ating second batch. Ang lutong-lutong po ng kanyang itsura at sadya pong malutong yan siya kapag po cornstarch at saka po arena po ang ating pinaghalo ay malutong po ang kanyang alalabasan. At ito na po ang ating na-deep fry na calamaris po na octopus po. Yung tentacles po ng octopus. Yan po. Ang sarap-sarap po ng kanyang pagkakaluto at sadya pong ang lutong-lutong niya. Yan po. Ganda po ng kanyang pagkakaluto. At ang masarap po na sausawan dito ay suka po na meron pong tinatad na sibuyas at asin at paminta. Yan po ang masarap na sausawan niya. Pwede po yung pampulutan at pwede rin po siyang pang ulam. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming marami pong salamat.